natin yung ano, paano magpalit ng modes. Tactical to daily, tsaka daily to tactical. Ang daily mode tayo. So, ang daily mode, ang sa pag-cycle niya, lowest to highest. Pag tactical mode ka, highest to lowest. Sa daily mode, may mode memory ka. So, halimbawa ito, 1 lumen. Patayin natin. And then, pagbukas natin, may memorize na yun. Babalik siya. Yan ang sasabi ko. Unlike sa tactical, kahit anong mode ka, pag binuksan mo, babalik sa high. 1,200 lumens. So, tail switch, cycle, side switch. Yan, low, 55 lumens, 300, and 1,200. Babalik tayo sa low, ultra low, 1 lumen. Yan. So, paano ba magpalit ng mode? Simple lang. Pagsabayin mo lang yung side switch, tsaka tail, full click, tail, and then hold ang side switch. And then, nag-indicate ng, ano yan, may blue light indicator. Tignan natin. Hold and click. Pagsabayin. Hold side switch. Ayan. So, nakatactical na tayo. Ayan, high yan ha. High. Cycle natin sa ultra low. 1 lumen. Pag pinatay natin yan, ayan, saan yung nakita? Pinatay, binuksan, balik sa 1,200 lumens. So, ganun siya. Cycle. Pababa. So, 1,255 and 1. Nasa 1 tayo. Kanina, nung pinatay natin sa 1, since daily mode, memorize niya, pagbukas natin, 1 lumen ulit. Pero sa tactical, pag bitaw mo, sindi mo, babalik sa high mode lagi, tactical mode. So, sa daily mode, hold, strobe, hold, beacon, kung bibitawan, S.O.S. So, continue siya, no? Pag hinold nyo, ulit, pag hinold nyo, strobe, kung bibitawan, punta yung beacon, and then last, S.O.S. So, strobe, balik, beacon. So, ulit. Ganito siya sa daily mode ah. Pag hinold nyo, kunyari gusto nyo sa beacon, hintayin nyo matapos yung strobe bago nyo bitawan. Pag gusto nyo sa SOS, hintayin nyo matapos yung beacon bago nyo bitawan yung side switch. Tingnan natin ah, mag-SOS tayo. Strobe. Then beacon. Pag SOS na, bitaw. SOS. Kung sa beacon, hintayin nyo matapos yung strobe bago nyo bitawan ang side switch. Beacon. So, ganun ang blinking modes niya. So, tingnan natin itong holster. Ayan. Magandang kanyang retention. Ayan, di nalalaglag. Yan ang kanyang holster. Ito, crenellated bezel. Balikan natin. Hindi siya aggressive, no? Wala siyang sharp edge. Hindi tulad nitong sa ating Solar Force L2M. Yan, makikita nyo. So, hindi siya ganun. Yan ang difference. Ayan. Ito, matalim to eh. May konting talim. Ito wala. So, yun. So, ito, type nito, hindi siya, I think, hindi siya ganun ka-effective pag glass breaking. Unlike sa kanilang P22R model, Nitecore din. So, Nitecore, P22R, with the tactical ring. Ito, may glass breaker beads, kung makikita nyo. Ito, wala. Kung nga bang maganda sa MH12 V2. So, nagagamit ko siya, no? Runtime wise, wala tayong reklamo. Kasi lalo na 21700
5000 milliamps battery. Mahabang runtime niya, performance sa high, may pagkabilis ang uminit. Pero ang kanyang step down, hindi mapapansin. Hindi mo siya mapapansin, hindi siya yung bigla ang step down na malakihan. Stepless dimming siya. Yan. Maganda naman yung ano niya. Heat dissipation. Ako control niya yung heat. Yan, kung titingnan natin, may nakakatulong yung design niya. May mga heat sink siya. So, kahit maliit yung head, tsaka medyo high output, kaya niyang control. Tsaka para sa 1,200 lumens, since 21,700 siya, ang 3 hours and 45 minutes, mahaba yun para sa 1,200 lumens. So, yung mga iba nating mga 1,000 lumens na 18650, usually, I think, mataas na yung 2 hours na runtime, maximum runtime. Pero ito, since 21,700 na siya, 1,200 lumens, 3 hours and 45 minutes. So, expect nyo, pag ginamitan nyo ng, may kasama siyang battery magazine, pag ginamitan nyo ng 18650, expect nyo na hindi nyo makukuha yung maximum runtime niya. So, yan, ang 5,000 milliamps battery. Expect nyo, hindi nyo makukuha. Kasi yung runtime na yun, dito nyo makukuha. 5,000 milliamps. Diba? Laki. Itong difference niyan sa 18650. Tingnan natin yung sa P22R. So, ito po yung difference. 21,700 and 18650. So, ito, meron kang 3,500 milliamps. Dito, meron kang 5,000. So, ano nga ba yung sabihin ng 18650? So, 18650, meaning, ang kanyang width, diameter, is 18 millimeter. Yun po yung 18650. Ang 65, yun po ang kanyang length. 65 millimeter. Ganon din po sa 21700. Ang width, 21 millimeter. And then, ang length, 70 millimeter. Yun po yung mga codes nila. 14500, 16340, 18350, 18650, 21700, 26650, 23650. Yun. Kapag may 21700 flashlight kayo, parang itong Nitecore MH12 V2, kailangan nyo ng battery magazine kung gusto nyo gamitan ng 18650. Lalo na kung wala kayong backup na, halimbawa, wala kayong masyadong 21700 na flashlight or battery. And then, meron kayo nitong MH12 V2. Kung need nyo ng backup, dali nyo yung battery magazine. Pwede. 18650 or dalawang CR123A battery. Masasabi ko sa MH12 V2, EDC, siguro hindi para sa lahat. Medyo mahaba siya. I think 6.2 inches siya. So, ito yung difference sa L2M na naka-shorty. Mahaba po ang kanyang, ayan. And then, sama natin ang P22R. So, yan. Kung makikita nyo po, talagang mahaba ang MH12 V2. Mahaba, pero slim. Lalo na sa may head diameter. Unlike itong P22R 18650 nga, kung titingnan nyo po, yan, mas malapad pa rin si P22R. So yun ang kinaganda niya, meron ko yung 21700 sa, pero slim siya. Hindi siya yung makakapal at mabibigat ng mga usual na 21700. DC wise siguro, kung di kayo sanay na magdala ng maganyang kahahaba o malalaking flashlight, sanay kayo mga medyo ganyan lang, siguro hindi para sa inyo to kasi masyado siyang mahaba. So EDC wise siguro hindi para sa lahat since yung haba niya, mahaba siya. Pero sa akin, kahit mahaba siya, okay siya kasi hindi siya mabigat kahit may battery at saka slim.
So kahit nakabulsa siya, hindi mo rin siya mamamalayan, no? Hindi siya, kumbaga hindi siya sagabal kahit nakabulsa. So yun lang kinaganda niya kasi, slim siya kahit 21700. Kaya medyo mahaba, nagpahaba dito. Kasi 21700 ang battery, tas may side switch pa. And then, application, pang daily, general use. Maganda siya, basta naka daily mode ka. Yun ang suggest ko, no? Kung di naman flashlight ang mode of defense nyo, I suggest daily mode nyo na lang. Para kung may preferred setting man kayo, ultra low, low, medium o high, may memorize nya. Ngayon kung mode of defense nyo, flashlight, and tetern nyo sa firearm nyo, I suggest lagay nyo sa tactical mode. Kasi tuwing pindot mo ng tail switch, start siya lagi sa high, 1-2 lumens. Kahit i-cycle mo sa medium, low, patayin mo sa low, pagbukas mo, high ulit. Yun ang tactical mode. And then, quality, para sa price niya, magandang quality. Yung anodizing niya, no? Maganda para sa kanyang price. Then, mga knurlings. Then, may itong holster, panalo dyan. Quick draw. Panalong holster. At saka pwede mo lagyan nito. Tactical ring. So, performance wise, siguro bigyan din natin ng 9 out of 10. Kasi base sa experience ko, okay, wala akong mga device experience ko based sa observation din. Magandang pag-handle niya sa high, no? 1,200 lumens. Maganda yung heat management. Pag step down siya, hindi yung mamamalayan. Hindi siya yung bigla ang bagsak ang output. Yun ang kinaganda niya. Kahit slim siya, maliit yung head. Maganda yung ginawa nila dito talaga yung heat sink. Kung side switch tsaka tail switch sinabay nyo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun po yung voltage ng battery. 3.6 volts. Ang maximum, 4.2. Dito ata parang 4.1 lang. Hindi ko pa nasubukan 4.2. So far, sa pagkaka-charge ko sa kanya, 4.1 ang highest na nakuha kong voltage. Mamemeasure nyo, matatansya nyo gano'n pa kahaba ang kaya niya. So, ayun. Beam shots. With a bright smile on now, put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you.